Noong nakaraan mga idol, October 10, 2022, nakapagdala nga si Kit Jimenez ng ultra rare na quadruple double. Pero ano ba to? Instant lang ba to? Paano niya ba nagawa to mga idol? Tara, alamin natin. Bago tayo magsimula mga idol, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Alright, let's go! Napakapalad natin mga idol na nakita natin mag-grow itong si Kit Jimenez. From the start na naglalaro pa lang ito sa small leagues. At siguro, una nga natin ito nakita nung nag-de-start pa lang ang Mavs Phenomenal Basketball. Kasama nga ito ni Coach Mavs mga idol nung hindi pa sila ganun kasikat. Kumbaga yung day ones of MPB. Nakita natin na maaga pa lang, grabe na ito mag-ensayo mga idol. Grabe na mag-effort para gumaling sa kanyang passion. Para sa akin mga idol kasi napakaganda kasi ng pundasyon ni Kit. Talagang dala-dala niya yung Mavs mentality na sinasabi nga ni Coach Mavs. Sa mga hindi nakakaalam, describe lang natin mabilis kung ano yung sinasabi kong Mavs mentality. Yung meaning nga nun ay yung kahit mahirap, kahit ano yung challenge, talagang gagawin mo pa rin lahat para makuha mo lang yung gusto mong mangyari. Ayun nga yung tinuturo ng dalawa ang mga idol na magkasama pa sila. Balik tayo dun sa usapan. Next natin itong nakita mga idol ay nung naglaro nga siya sa NCAA para sa University of Perpetual Health. Doon nakitaan na napaka-shifting nga nito at ibang klase maglaro. Unfortunately nga, na-injury ito at naging dahilan para hindi na natin ito nakita sa NCAA. Habang naman nagpapagaling siya mga idol, nag-focus muna siya sa Mavs. Ang daming laro sa Mavs na talagang napabilib ang mga basketball fans. At inabangan kung kailan nga ito maglalaro sa NCAA ulit. Kaso nga alam mga idol, nag-pandemic naman na naging dahilan para mag-skip ng mga NCAA season. At nung pwede na sana eh hindi na nga ito nakabalik mga idol. Hindi ko lang sure mga idol kung overage na ba siya nung time na yun o baka may ibang dahilan. So dahil nga hindi na nag-NCAA, back to Mavs at back to grind na naman itong si Kit. Ang maganda lang dito kay Kit eh very dedicated ito sa pagpapagaling mga idol and pag-improve ng kanyang laro. Ngayon 22 nga mga idol, nag-MPBL nga siya. Ikinagulat ng mga tao kasi akala ng karamihan baka hindi niya nga kaya maglaro sa mataas na liga. Well, na-prove niya ang lahat ng mga doubters mga idol. Kayang-kaya nito maglaro sa mga high competition leagues. Pag-usapan naman natin yung quadruple-double niya. Lumaban nga sila mga idol sa Mindoro Tams na may 1-19 win-loss record. Siyempre, maraming magsasabi dyan na nagawa niya lang yung quadruple-double dahil mahina ang kalaban. Pero mga idol, MPBL team pa rin yun. Hindi rin basta-basta talaga. Pati nung pinapanood ko yung game mga idol, hindi naman binigay lang sa kanya ng Mindoro Tams eh. Hindi naman, oh sige, drive ka na dun. Oh sige, shoot ka na dun. Hindi ganun mga idol. Makikita talaga natin na nag-e-effort itong si Kit from defense to offense. Tapos yung 33 points niya mga idol, hindi rin pilit. Hindi yung biglang pinipersa niya na lang sarili niya sa pag-drive. Ang lalayo pa nga ng tira niya sa 3, diba? So napakataas na talaga ng skill level nitong si Kit. So yun nga mga idol, ultra rare talaga. Kasi nga sa history ng basketball o yung televised basketball ng Pilipinas, dalawa lang sila nakagawa nito. Yung isa nga mga idol, si Don Belbelano, noong 1999 pa, noong naglalaro pa to sa NBA. Nagkaroon siya noon ng 17 points, 11 assists, 11 rebounds at 10 steals. Malayo sa 33 points ni Kit Jimenez mga idol. Very inspirational to mga idol para sa mga kabadaan na nagsisimula pa lang mag-basketball o para sa kanina man sa kanikanlang buhay. Na hard work lang at focus sa ensayo, isang araw mapupunta ka rin sa gusto mong posisyon at makukuha mo rin ang iyong mga pangarap.